Digital Panel Gauge, isa ito sa pinakamagandang features ni Honda Click kung saan halos lahat ng information ay nandito na, simula sa oras, sa odometer at kung ano-ano pa. So sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano basahin ang lahat ng nandito sa ating panel gauge at kung paano iset yung mga information na nandito. So lahat po ng yan, pag-uusapan natin pagkatapos ng intro. So para po buhayin ang ating digital panel, kailangan lang po nating i-on ang ating motor. So isususi ko lang po siya, tatapat ko doon. So yan, may kita nyo, nabuhay na ang ating digital panel. So umpisahan nating basahin or ituro sa inyo kung ano yung mga information na nandito. So dito sa upper right, magkikita natin ang ating 12-hour display na orasan. So mamaya ituturo ko kung paano natin iseset yan kung sakali mang mali or gusto nyong palitan yung oras na nandito. So yan, 12-hour display na time natin. 12-hour display, ibig sabihin hindi siya 24-hour na pagkatapos ng 12 a.m. or p.m. magiging 13 siya, 14, 15. So 12-hour lang po siya. Pagkatapos ng 12 p.m. or a.m., mapupunta or babalik po siya sa 1. So yun po yung kagandaan nito, kaya mas mabilis po siyang basahin. So para po iset yung oras ng inyong motor, kailangan nyo lang po pindutin itong dalawang button, set at saka yung select. Sabay po yan, mga 3 to 4 seconds. Tapos pag nakita nyo na pong nagbiblink yan, ibig sabihin pwede nyo na po siyang i-edit. Para palitan po, halimbawa nagbiblink, gusto nyong palitan yung hour at saka yung minutes, una nyong pipindutin is itong set. So pag pinindot nyo po yung set, magbiblink na lang po yung R natin or yung unang number. So para palitan po yung R natin na nakasulat dyan, click lang po natin to select. So ayan, isang click, isang number. So basically babalik ko lang siya sa dating oras. So ayan, kapag nakaset na po, click nyo lang po itong set kapag okay na po, para lumipat po dito sa pangalawa. So ito po yung minutes. So para palitan po yung minutes, ganun din po yung process, select lang din po. So basically, click nyo lang po yan. So need po niya. Ayan, pwede po pala siyang mabilis. So ayan, halimbawa 9:20. Medyo malayo-layo pa, tagalan nyo lang yung pindot, mag-ano po siya na mabilis. So kung pa isa-isa na lang po, click nyo pa isa-isa. So halimbawa 9:21 na kasi diba kanina, or 9:22. Pag okay na po, click nyo lang po yung set. Then magbiblink po yung oil change natin, pero hindi na po natin gagalawin yung oil change, mamaya po yan. Pag okay na yung time, biblink po tong oil change, litaw po yan para mawala po yan. Click po lang natin tong set. Ayun, okay na. So pag nagblink yung oil change, pwede nyo rin palang click yung select para matik mapupunta na dito siya sa odometer. Tapos po, punta po tayo dito sa ating odometer. So ang ating odometer ay digital na rin po, hindi kagaya ng mga unang motor na parang may umiikot pa na mga number kada pag habang pinapatakbo natin. So dito mas mabilis na po siyang basahin dahil digital na nga po. So sa ating odometer, malaman po natin kung gaano kalayo na or gaano kahaba na yung tinakbo ng ating motor. So sa part ko, 15,644 kilometers yung nakasulat sa odo. Ibig sabihin po niyan, 15,644 kilometers na yung tinakbo ng aking motor simula nung nakuha to sa kasa. So yun, ganun po kalayo yung tinakbo ng aking motor. So malalaman po natin dito sa odometer kung gaano na po katanda or gaano na po kagamit yung ating motor sa pamagitan ng reading niyan. Mas mataas na odometer, mas gamit na po yung motor. Mas mababang odometer, mas hindi po gamit yung motor. Ibig sabihin, hindi pa siya masyadong nakakalayo, hindi pa siya masyadong naibabiyahe. Yun po yung basis natin kung gaano katanda yung motor. Tapos po, dito guys, lipat po tayo sa ating
speed meter. So kagaya po ng sinabi ko, digital na rin po ang ating speed meter. Kagaya rin ng ibang motor, kilometers per hour niya binabasa yung ating takbo. So dito guys, kapag aandar lang to, kapag pinagana na natin yung ating silinyador or pinaikot na natin yung ating throttle. So the more na habang tumatakbo po yung ating motor, dumadagdag po yan at tumataas. The more na bumilis yung motor, tataas din po yung ating kilometer per hour. So dyan po natin makikita kung gaano kabilis yung tinatakbo ng ating motor per oras, kilometro per oras. So halimbawa ang sabihin natin 60 kilometers per hour, 60 kilometers yung kaya niyang takbuhin sa loob ng isang oras. Kapag 20 po yung naka-display dyan, 20 kilometers per hour yung pwede niyang takbuhin. Pero syempre, hindi naman siya nakastock lang sa isang number. Halimbawa, 60 kilometers, 60 lang yung naka-display dyan. Constant po siya or nag-iiba-iba po yung kilometer per hour natin. Naglalaro po yan guys. Ibig sabihin, hindi po siya nakastock up sa isang number lang. The more na umaandar ka, the more na tumataas yan. The more na nagbabagal ka, bababa po yan. So, ang purpose din po niyan guys, kapag meron tayong madadaan ng road na may speed limit lang na nakaset, pwede po nating tignan-tignan dito sa digital panel para kung sakali man hindi tayo mahuli, hindi po tayo magkaroon ng aberya sa mga traffic enforcer. Yun po yung importansya ng ating speed meter. So lipat po tayo sa ating fuel gauge. So, ang fuel gauge po natin, ayan, kagaya na sinabi ko, digital na rin. Parang ano siya guys, parang yung indicator po yung battery ng Nokia. So, ganun yung itsura niya guys. So, kung marunong kayo magbasa nun ng battery ng Nokia na cellphone, parang ganun lang din to guys. Kapag puno siya, or kapag nasa taas yung bar, puno yung bar, I'm not sure kung ilang bar to, 6 yata. So, kapag 6 yung bar, puno siya, ibig sabihin nun, full tank yung gas nyo or halos puno yung gas tank nyo. The more na mababa siya, the more na konti yung gas nyo. Ibig sabihin, konti yung gas nyo, kailangan nyo ng magpagas. Tapos, pag umabot na sa point na isang bar na lang siya guys, tapos nagbiblink-blink na, kumbaga ito na lang yung natira, tapos nagbiblink-blink pa yan, delikado na kayo guys, kasi at some instances, pwede nang huminto yung inyong motor. Yun na yung signal nyo para magpagas kayo. Actually, kapag 2 bar pa lang, kailangan naghahanap na kayo ng gas station or hinahanapan nyo na ng paraan para magpagas. Huwag nyo na pong hihintayin na mapunta sa 1 bar para hindi po kayo magka-aberya at hindi po kayo huminto sa kalsada. So, yun po yung ating fuel gauge, guys. Tapos, ito pong ating nasa baba, kung makikita nyo, kilometer per liter. Tapos, may nakasulat po na 0, 20, hanggang 80. Yan po yung tinatawag nating current fuel mileage. So, ano po yung purpose nitong current fuel mileage? So, dito po, malalaman po natin kung gaano karami yung kinokonsumo nating gas per kilometer. So parang pinaghalong speed meter po yan at saka yung panel gauge. So the more na malakas yung hatak natin sa silinyador or the more na power yung kinukuha natin sa motor, the more na gas yung kinukuha niya. So asahan nyo kapag mabilis yung pihit nyo na silinyador, mababa yung kilometers per liter nyo. Pero kapag naman po madahan-dahan yung pagpihit ng silinyador nyo, the more na mas nakakatipid kayo ng gas. So dito rin po natin malalaman kung matipid tayo gumamit sa gas sa pamamagitan ng pagpihit ng silinyador. So may bar naman po tayo dito guys na gumagana constantly, tumataas, bumababa. So makikita nyo rin po yung kilometers per liter na nakokonsumo nyo. So pwede nyong pag-aralan yun guys
sa pamagitan ng pagpihit nga ng inyong throttle. Aralin nyo kung saang part tumataas yung kilometers per liter at kung saang part bumababa yung kilometers per liter. Tapos po, take note po na kapag nasa 4 na po ito, itong kilometers per hour natin sa speedometer, kailangan po umaandar na po itong current fuel mileage natin. So halimbawang nasa 1, 2, 3 pa po ito, normal lang po na nasa 0 yung kilometer per liter natin. Pero po pag pumatak na po siya sa 4 kilometers per hour, kailangan po umaandar na po itong kilometers per liter nyo. Kasi po ang problema, kapag pumatak na po itong 4, yung kilometers per hour nyo ng 4, at hindi pa po gumana ang inyong kilometers per liter, may problema na po sa motor nyo at kailangan nyo na pong ipacheck sa kasa. Yan po ay nakasulat sa manual, which is ipapakita ko po sa inyo. Nakasulat po dito, current fuel mileage. Tapos, if your speed is less than 3 kilometers per hour, 0 is displayed. Ayun nga, ibig sabihin, kapag 1, 2, 3, 0 pa lang, normal pa lang na 0 yung nakadisplay doon. Pero kapag 0 po yung nakadisplay at speeds above 3 kilometers per hour, ibig sabihin, speed above 3 is 4 pataas, go to your dealer for service. Ibig sabihin po nun may problema na kapag nasa 4 na at wala pa rin umaandar na kilometers per liter dito sa current fuel mileage nyo. So para maintindihan nyo po, tignan nyo po yung akin. So naka-start na po yung motor, naka-susi na po. I-start po natin yung makina. So makita nyo, nasa 1 pa lang siya guys, 2, 0 pa rin yan. Dapat pagpatak ng 4, meron ng lilitaw dito. So paabutin natin ng 3. Ayan, dahan-dahanin lang natin guys yung silinyador. Nasa 2 na. Nasa 2 pa lang. Ayan, 3, 0. Pagpatak niya ng 4, dapat may lumitaw na guys. Ayan, nakita nyo? Nung pagpatak ng 4, saktong may lumitaw dito sa bar ng kilometers per liter natin. Ulitin natin guys. 3. Tignan nyo mabuti yung 4. 3, 2, 3. Ayun. Kita nyo? Pagpatak ng 4 guys, may lumitaw na dito. Kapag yung inyo guys, kapag sa part nyo, nag 4 na yung kilometers per hour niya at wala pang lumitaw dito, need nyo na siyang ipacheck sa kasa or sa kahit anong dealer. Mas maganda doon sa dealer or kasa nga para mas ma-check na lang ng maayos kasi may problema na talaga pag ganun. So after po natin sa current mileage indicator, punta na po tayo sa oil change indicator. So kung hahanapin nyo po yung oil change indicator, hindi nyo po siya makikita agad-agad yan. So may need po tayong pindutin para lumitaw yan. Basically, need lang po nating pindutin itong dalawang button natin, yung select at set button ng sabay. At 4 seconds. 1, 2, 3, 4. So pagpatak pa lang ng 3, nag-blink na to. Pag nag-blink na po ito, and basically pwede nyo na pong iset yung time. Pero pupunta po tayo sa oil change indicator. So para pumunta po tayo doon, kailangan muna mag-blink yan. Tapos kiklik po natin yung set ng isa. Blink muna yung unang number, dalawa. Magbi-blink itong minutes, pangatlo. Doon na po yung lilitaw yung oil change. So paglitaw po ng oil change, may kita po muna natin yung tinakbo ko after kong nag-change oil. So take note, ito yung tinakbo ko after ko nag-change oil, 254 kilometers. So para makita yung sinet kong kilometers, kung kailan ulit ako mag-change oil, kiklik ko ulit tong set. So pagka-click ko ng set, makikita nyo 3,000 kilometers. So yan yung sinet kong kilometers bago ako ulit mag-set or bago lumitaw ulit itong oil change indicator natin. So after natin ma-set or kung gusto nyo palitan yan, kiklik nyo lang po itong select. So sa select button, nag-a-adjust po siya by 500. So nasa sa inyo po kung ilang kilometers yung need.
kung gusto nyo bago nyo siya, bago lumitaw yung oil change indicator. Halimbawa ako, babalik ko lang sa 3000 kasi dun na ako talaga mag-change oil. Kapag nakaset na yan, pag okay na, click nyo lang tong set. So yun. So okay na siya nun kapag bumalik na dito. So tignan natin ulit. So ulitin lang natin, click lang natin to ng 4 seconds. Tapos magbi-blink to, click lang natin sa set. 1, 2, 3. Oil change. So yung 254 over 3000 over 3000. So yung 254 na nakita nyo kanina, malayo pa siya sa 3000. So magbi-blink lang tong oil change or lilitaw lang tong oil change kapag umabot na nga sa 3000. So pero pansamantala, pag okay na, wala pa yung oil change indicator na nakalagay dito kasi malayo pa ako dun sa kilometers kung kailan siya lilitaw. So basically lilitaw yung oil change indicator pag umabot na ako ng 3000 kilometers na mileage. So yun lang yung kailangan nyo tandaan sa oil change indicator natin. After natin dito sa digital panel, punta na po tayo dito sa mga indicators sa taas, which is umiilaw lang kapag needed. Ano ibig sabihin nun? So umiilaw lang po sila kapag need na po nilang umilaw. Halimbawa, ito pong unahin na po natin itong left turn signal at saka right turn signal. So basically kung alam po natin, ito po yung signal button. So, pag kinlik po natin papunta sa left, iilaw po itong left. Pag kinlik po natin itong papunta sa right, iilaw po yung nasa right. So yun, iilaw po lang po sila kapag needed lang. Pero pag hindi naman po natin sila ginagamit, hindi naman po lilitaw. After po nun guys, is itong high beam, which is basically hindi nyo makikita, hindi nyo pa makikita dahil madilim, pero maaaninag nyo lang siya. So para lumitaw yung high beam, ayun, kiklik lang natin to. Basically yun yung ilaw kapag gusto nating i-high beam yung ilaw. So ayun siya, oh, nakikita nyo. Pag nakalow siya, mawawala din siya. Next po sa ating indicator ay yung high coolant indicator. So ayun guys, saan siya? Sa pangatlo, high coolant temperature. So para makita nyo yung itsura niya, kasi basically iilaw lang yon kapag mataas na yung temperature ng inyong motor. So kapag hindi pa mataas yung temperature ng inyong motor, hindi pa siya iilaw. So ito po yung itsura niya guys. So yan po ay galing kay Google. Ito pong part na to, yan po yung ibig sabihin na high temperature na inyong motor sa coolant. So basically baka need lang ng dagdagan yung coolant or palitan lang yung coolant para lumamig yung motor. Kapag nangyari yun na nawala na to, ibig sabihin okay na yung temperature ng inyong motor. So lumilitaw po yan, ulitin ko, kapag mali na po yung temperature or mainit na po, sobrang init na po yung temperature ng ating motor. So dito po siya nakalagay guys, tandaan nyo po yung logo na to. Ito pong parang may flag, hindi ko alam kung flag yan, parang letter F, tapos may tubig sa baba. Ibig sabihin mainit na po, dahil alam naman po natin na liquid cooled ang ating motor. So mag-i-indicate po yan. So next po guys, ang ating idling stop indicator. Basically sa akin, walang idling stop indicator. Pero kung 160 po ang inyong motor or yung nasa latest version po siya, ganito po yung itsura ng inyong idling system. So ito po siya guys, yung letter A. So basically ang ginagawa ng idling system ay mag-i-stop po ang inyong motor kapag nakabuhay siya ng over 5 to 10 seconds, di ko lang sure, pero sa mga ganong time pusa siyang mamamatay. Halimbawa, gamit na gamit yon kapag traffic. So kapag biglang namatay ang inyong motor, iilaw po yon. So yun, sa akin po wala po ako nyan, pero sa inyo po baka meron. So nandito po siya, nakapwesto. Next po guys, sa ating mga indicator ay ang ating battery. So sa battery po natin, ganito po yung itsura niya.
O yan. Ito po guys. Itong red na to, nakikita nyo. Yan, sana nakikita nyo. Ito pong parang box. Tapos may dalawang tuldok. So yan po ay iilaw kapag mahina na po yung ating battery. So basically, baka need nating mag-charge or need nating palitan yung ating battery. So bukod po sa nalalaman natin yung boltahe ng ating battery dito sa part na to. So yan, makita nyo 12 volts ang ating battery. Nasa healthy condition pa naman siya, pero pag bumaba na siya dyan, halimbawa nasa 11 point something or 10 point something, doon nyo na po malalaman kung need nyo na pong i-charge or palitan ang inyong battery kapag umilaw na po itong part na to. So yon, pagkatapos natin sa indicator, dahil nandito na rin tayo sa battery, pinag-uusapan na rin natin yung battery. Ang ating voltage po ng battery ay makikita din po sa ating panel gauge. So pipindot lang po tayo ng sa select ng isa, dalawa, tatlo, apat. 4 times bago lumitaw itong voltage. So yun yung voltahe ng battery. So ano nga ba ibig sabihin ng 12 ng mga nakasulat na number dyan? Ibig sabihin po niyan, ayan po yung voltahe na meron yung battery or yung power na meron yung battery, which is nakasulat sa volt. So sa para malaman po natin na malakas or mahina yung battery, ang 12 po ay nasa standard pa po na health indicator ng motor or health status yung 12, nasa health na magandang health status pa kapag sa battery. Kasi pag bumaba po yan ng mga 10.5, yun po yung parang pinaka number niya na alam mong mahina na yung battery. So tatandaan nyo lang po yung number na 12. Yung 12, healthy pa kapag nakampatay pa yung makina, hindi pa gumagana. Yung 11, 10, parang medyo mahina na or kulang na sa power. So ang 12 po, yun, tandaan nyo lang, basis or baseline benchmark natin na healthy pa yung battery natin kapag nakapatay. Kapag po kasi nakabuhay yung makina natin, which is papakita ko nakabuhay, bubuhayin ko, nagcha-charge po ang ating battery. Ibig sabihin, tumataas po siya. Ayan, kung makikita nyo, 14 yung sa akin. Tapos pag pinagana ko pa po yan, minsan umabot pa ng 14.2. 14.1, ayan. So, tatandaan nyo lang po na kapag binuhay nyo yung makina ninyo na nasa 12 siya, healthy pa po. Tapos, kapag binuhay nyo yung, ano, yung makina, yung mismong makina na pinaandar nyo na, at umangat siya sa 12, abot dapat yan ng 14, healthy pa po. Ang hindi lang po normal doon is kapag 12 po siya tapos binuhay nyo yung makina nyo, bumaba pa po siya sa na nakaset dito, halimbawa 12 yan, naging 11 pagkabuhay na makina, hindi na po healthy ang yung battery. Ibig sabihin, hindi po siya nagcha-charge. Need po kasing mag-charge niyan eventually kapag bukas na po yung ating makina, naka-on na po. So yun lang yung need nyo tandaan sa ating battery. Sige, battery indicator. Bukod po dito sa battery indicator na which is ito, pag umilaw yan, malalaman nyo rin po na mahina nyo yung battery nyo kapag mababa na po yung voltahe niya sa 12. So mga ganong bagay lang guys. So after nyan, after natin sa battery, ayan, punta ulit tayo dito sa sa pinaka current natin. Pupuntahan naman po natin yung trip, mga trip. So bukod po kasi sa odometer at saka sa battery, may mga trip pa po yung motor natin. Ang dami niyang alam na trip. May tinatawag po tayo na trip A. Pag isang pindot natin ng select, lilitaw po yung trip A at yung trip B. So yan, halos pares lang sa akin. So ano nga ba yung trip A, trip B? So yung mga trip mo po na yan, ibig sabihin, yan po yung halimbawa umalis ka ng bahay, may gagana ng kumbaga may specific na kilometers lang yung tinakbo mo sa loob ng oras na yon. So yan,
So hindi siya kagaya ng Odo na bibilangin niya yung buong mileage ng tinakbo mo simula nung umano ka sa simula nung kinuha mo sa kaseng motor. Yung trip A at trip B, parang mileage siya kung kailan ka umalis sa specific na araw or lugar. Yun, sa specific na time, yun lang yung kukunin niyang mileage. So yun po yung trip A at yun po yung trip B. So di ko alam kung ano yung trip A or trip B, pero yun po yun, yung specific mileage lang po sa specific na time or specific na biyahe lang po yung bibilangin niya. After po ng trip A at trip B, makikita po natin yung ating average kilometer per liter. So dyan po guys, makikita po natin kung gaano katipid yung ating motor sa gas. So basically nakasulat kasi dito trip A average. So kung nakita nyo kanina na trip A natin, which is 21.1 kilometers, tandaan nyo po yung number na yan. Yung 29.1 kilometers na yun, yung average gas na kinonsumo ko is 45.3 kilometers. Ibig sabihin po niyan, sa gas po, yung kinonsumo ko sa gas is 45.3 kilometers per liter. So halimbawa nasa baseline po tayo na 45, magandang ano po yan na status na matipid po tayo sa gas. Tatandaan nyo rin po yung number na yan. Kasi po yung pinaka baseline ni Honda Click or pinaka ano niya is 53 kilometers per liter yung kaya niyang takbuhin. Yung pinaka specification niya kung matatandaan nyo. So yan, sa 45 pataas, matipid ka sa gas. 45 below, magastos ka sa gas. So yun na lang yung tandaan nyo para hindi po kayo nalilito. So para iset po yung trip A, trip B natin, gusto nating halimbawa, alis tayo ng bahay, pupunta tayo ng Baguio. So gusto mong iset yung trip mo, yung kilometers na maseset mo dun. Halimbawa, from bahay to Baguio, gusto mong bilangin yung kilometers mo at gusto mo rin malaman yung kilometers per liter mo para alam mo yung binyahe mo, yung kilometro papunta dun at alam mo yung nakonsumo mong gas. So para i-reset yun, para gawin yun, kiklik mo lang tong set ng matagal. So kailangan nasa trip A ka. Ayan, kung makikita mo, zero na ulit yung trip A. So yung trip B naman ulit. So sa trip B, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, may trip A tayo, may trip B. Yung trip B natin, ganun lang din, iset ulit. So click mo lang tong set ng matagal para bumalik sa zero. So after mo maset yung trip A, trip B, matik na yung average kilometer per liter mo maseset sa zero. So kapag gumandar yung mga trip A mo, kagaya na sinabi ko kanina, halimbawa pumunta ka na ng Baguio, malalaman mo yung kilometro mo doon na tinakbo papunta ng Baguio. Halimbawa 200 kilometers papuntang Baguio, malalaman mo din dito kung ilang kilometro per liter yung nagastos mo. Kumbaga yun lang yung current na ire-record niya, hindi niya ire-record yung buong kilometers per liter ng buong mileage ng motor. Yun lang yung specific na trip lang. So yun po yung trip A, trip B, at saka yung average kilometer per liter po natin. So yun lang po yung mga ninyong tandaan sa ating panel gauge. Hope na marami kayong natutunan. Halos lahat po na discuss ko na at nasabi ko na kung paano palitan. So ayun lang para sa video na ito guys, medyo napahaba na tayo. Sana nakatulong yung manual na yon kung paano nyo babasahin or paano nyo iseset yung inyong motor. So kung may natutunan kayo sa video na ito or may na-realize kayo sa video na ito, please subscribe sa akin channel para makapagpatuloy pa ako sa pagbibideo ng mga gantong vlog. So yun lang para sa video na ito. The more you click, the more you know. Usapang Digital Panel Gauge. Bye bye.